Kumusta mga ka-wave? Bullet Reyes Palman, Wave Doctor. Happy New Year! So ngayon, mag-change oil tune-up tayo, then mag-washing na rin tayo ng motor. So, ang ginagamit kong langis is ito, Honda Oil, 800ml Gold Cup. So, kada 1,500 kilometers kasi, nagpapalit ako ng langis. So, yan kasi yung pinaka-advisable na ilang kilometers na pwede mong takbuhin na kailangan mong magpalit ng langis. So, ang gagamitin naman natin sa pag-tune-up is ito, gagamit tayo ng filler gauge. 0.005 yung settings na ano, kailangan natin yung nipis, yung sa clearance. Minsan, nagtatansya din ako, pero mas maganda pa rin talaga may filler gauge. Natuto na rin akong gumamit nito. So, aral-aral lang din sa YouTube, ganyan. So, pero mas maganda kung may proper tools ka para sa ano, mga ginagawa mo. Then, meron na rin tayong pang-adjust sa may valve screw adjustment tool. So, ito, nabili ko naman ito sa Lazada. So, importante ito kasi meron na siyang stopper and para sa adjustment mo dun sa mismong valve clearance. So, maganda din ito. Very useful. Pero ang problema, sumasabit dun sa may ibabaw. Sa ibabaw. So, ang ginagawa ko, gumagamit ako nito. Close na sa akin. Ano? Parang sa akin din siya. No? Na, 9. Number 9. So, ito kasi abot siya. Abot siya dun sa may piece. Parang valve adjustment. Then, kinukuha ko na lang yung pinakadulo. No? So, medyo magiging mahaba itong video natin. So, stay tuned. Sana may matutunan kayo. So, yung una na muna natin gagawin is tatanggalin natin yung oil drain plug. Gagamit tayo ng socket number 17. So, dahan-dahan lang lagi sa pagpihit. Tapos, make sure na tama yung direksyon na patanggal natin. So, ito siya. So, kuha tayo ng basahan para malinis yung gawa natin. So, yun muna yung didrain natin. Tapos, yung bolt naman, yung nasa taas, tatanggalin din natin siya. So, dito sa pagtatanggal at pagkakabit ng oil drain plug, lagi nating tatandaan na huwag masyadong masikip kasi may posibilidad na na pumutok or ma-loose thread yung pinaka thread niya sa loob kasi hindi naman yan yung klase na
matibay na bakal eh. Parang aloy lang yan, alam naman natin eh. So, ugaligayin natin. So, hintayin natin na ma-drain talaga siya ng duluyan. So, yan. Itaas-baba natin yung motor. Yan. Ulit-ulitin lang natin. Tapos, nagilid natin ng konti. Para talagang sigurado tayo na kahit papano, nade-drain natin ng maayos yung lamin. So, dito, kailangan natin tanggalin yung duo cup sa gilid. Itong dalawa sa left crank. So, dito kasi natin iikot yung magneto para makuha natin yung tinatawag na TDC or top dead center. So, kailangan natin dito is number 70 na socket. So, dahan-dahan lang, counterclockwise. So, kailangan yung T na markings dun sa may magneto tumama dun sa may window, guhit sa may window. So, hindi ko na tinanggal yung nasa may timing gear kasi as long na alam mo naman yung pinaka alam mo may laro na yung sa may intake at saka sa out mo, sa taas at baba mo, o naglalaro na siya sa parehas. So, yun na siya. Yun na yung pinaka ano niya, pinaka advisable niya. So, dun pwede na tayo mag ano, ayan. Okay, so kung makikita nyo, ayun na yung pinaka ano niya, tumama na sa pinaka guhit. So, ayan, tama yan. So, dito gagamit tayo ng Allen wrench. Tapos yung pang-adjust natin ng bulb. Tapos filler gauge. So, unang muna natin gagawin is tatanggalin muna natin yung araro niya. So, Allen wrench kasi, ano to eh, puro mga naka-Allen gold bolts. Iba stainless bolts. Yun muna yung gagawin natin. So, ano lang talaga, tiyagaan to. Medyo nakakapagod lang. Pero, syempre, ano na rin, tipid na din. Kasi, hindi ka na nagpapamekaniko, yung basic maintenance, ikaw na lang gumagawa eh. Tapos, gamit ulit ng Allen, tanggalin natin yung itaas at saka ibabang tapet. So, dito Allen yung ginagamit ko. O, medyo na-stock up na yata sa tagal ko hindi na-adjust. So, ilagyan ko yun ng ano, in-sprayan ko ng WD-40. So, dun sa ibabaw, yun nga, masikip. Masikip talaga kapag Allen. So, malamang nito, babalik ko siya sa ano, sa discrew. So, para madaling ano. So, siguro pagbalik ko ng Caloocan, bibili na ako ng ano, ng gold bolts para dito. Yung hindi Allen type. So, yan. Kita natin, medyo palitin na din yung ano eh, tapet o-ring sa ibaba. Medyo flat na siya. Tapos ito, filler gauge natin. So, unahin muna natin yung ibaba. So, yan. Yung ginagamit ko kasi talaga is mga 0.004. Tapos sa itaas yata 4.003. So, sa taas, hindi ko magamit yung ano yun. Yung gamit ko talaga na pang-adjust. Yung bulb adjust. Ito. Para dun sa rocker arm. Ayan. Tinanggal ko yung pinakapangpihit dun sa may, ano, sa may rocker arm. Para ma-adjust. So, check lagi. Check mo lagi. Yung tamang sikip lang din. Tamang sikip lang yung gagawin natin. So, ayan. Balik na natin. Nung ng tapet. Tapos, nagpalit tayo ng ano. Hindi naman tumatagas to. Basta, maayos lang yung pinaka ano mo. So, yun, tamang higpit pa rin sa ibaba. Then, dun sa taas, talaga, medyo masikip. So, gagawin ko talaga dyan is, ano, papalit na ako ng bolt. Hindi ko na gagawing Allen type yan. So, yan. Check lang. Check natin lagi yung, ano, kung maluwag ba o masikip. Basta huwag masyadong masikip. Matatansya mo naman yan. Eh. So, okay na yun. Balik natin yung araro. Tapos ang isusunod natin, ito yung duo cup.
sa gilid, balik na natin din siya. So yan, anahin natin ng tornilyo, ay ng screwdriver, pihitin natin yung screwdriver. Tapos balik na rin natin yung oil bolt, yung drain plug sa ilalim, balik natin ng maayos. Ulitin ko, dapat yung paghigpit, huwag masyadong mahigpit para hindi malustred o pumutok kung mag-crack. So ayun, natapos din tayo mag-tune up. So salin tayo ng langis. So yan, Honda oil ang isasalin natin. So kung sa tingin nyo may mali dun sa proseso na ginawa ko, pa-comment lang po, okay lang naman ng sa mga correction. So open tayo dyan. So as long na constructive siya, so makakatulong. So yan, isarado na lang natin to, yung pinaka cover dito. Every now and then naman kasi talaga, bukod sa pag-change oil, syempre nag-tune up din ako. Sa totoo lang, dati hindi naman talaga ako nag-tune up din. Inaral ko lang din. Kasi dito na nga ako sa Cavite nakatira. So, ayun, mga bagay na kailangan mo talaga matutunan sa sarili mo. Syempre, mahirap na magtiwala sa ibang mekaniko. Isa lang kasi mekaniko sa Bulacan eh. Kaso, madalang na rin talaga ako makauwi. So, ngayon, ang gagawin talaga natin, pagbubutihin pa natin yung mga videos natin, then pag sisipagan pa natin dun sa mga items na mga binibenta natin. So, pero bibidyohan natin yan, pagagandahin pa natin yung mga natin, mga vlog natin. So, hanggang sa susunod, Wave Doctor. So, stay tuned. So, marami tayong naka-line up ngayon taon.